Hello guys at welcome back dito sa ating channel. Ngayong umaga habang nagkakape ako ay nag-check tayo ng ating YouTube studio at nakita ko nga doon sa monetization na na-hit na natin yung 1,000 watch hours. Ngayon pa lang no, na hindi pa tayo umaabot sa 3 months. No, kung bakit tayo masaya eh dahil kung alam nyo lang no, yung pinaka requirements YouTube para ka makapag-monetize in 1 year dapat ay maka 4,000 watch hours ka and yung subscribers naman ay 1,000 subscribers. No, kung titingnan natin sa businessman's perspective since ang mga topic naman natin dito karamihan ay about sa business when it comes to target setting. No, pagka hinati-hati natin yung target na yon in 1 year, dapat every quarter ay meron tayong 1,000 watch hours and 250 subscribers. And currently nga, no, nung chinek ko yung aking channel, ay meron tayong 1,008 watch hours in 2 months pa lang and ilang weeks. No, wala pa tayo, di pa tayo umaabot sa 3 months mula nung sineryoso natin yung pag-YouTube. Kaya medyo nakakatawa. And yung sa subscribers naman, wala akong problema doon. Kasi nga, ang subscribers ko na ngayon, ang number of subscribers ko na ngayon ay nasa 629. No, kaya medyo, kung titingnan din natin yung 250 na target every quarter, ay medyo malaki-laki na yung kanyang malayo-layo na yon, no? Sobrang pasado na yon kumbaga sa grado kung i-rate natin yon. Kaya hindi ko na pinoproblema yung subscribers na yan, talagang nagpo-focus ako sa paggawa ng mga content natin para mas mapataas yung watch hours kasi sa lahat ng mga YouTubers alam ko na yan yung pinakamabigat talaga yung watch hours, no? Kaya dyan ako nagpo-focus at hindi ako nagpo-focus dun sa mga pag sa sub to sub na yan, no? Kaya ngayong umaga ay ibibigay ko yung tips, no, kung paano ko na-meet yung 1,000 watch hours na yan nang nasa 2 months pa lang, no? Ito ay yung talagang subok ko na pamamaraan na aking mga ginawa, no? Kaya na-meet ko yan. Okay, ngayon guys ay i-share ko na sa inyo, no, yung aking mga tips kung paano nyo rin ma-hit yan nang mas maaga. No, kasi ako bilang teacher, computer technician at nagdi-digital printing pa ako, may napakarami kong ginagawa, no. Minsan nga hindi na ako halos makapag-vlog. Kaya ang time ko lang nang mag-edit ng mga video ko ay madaling araw, no. At nung una na-tempt din ako na sumali dun sa mga sub to sub na 'yan, no. Kaya lang dahil dun sa meron isang nag-message sa akin na nakapanood ng video ko, no, na sabi niya, ang name niya si Sir Amancio, sabi niya sa akin ay napakaganda daw ng mga content ko, no, wag ko daw sayangin yung time ko sa pagsasub to sub, no, kasi nga sayang lang yung time ko doon, mag-focus na lang daw ako sa paggagawa ng mga content at darating din yung time na makakikita din sa YouTube yung aking mga videos. At ganun nga yung ginawa ko. No, hindi mula nung time na yon, kasi nung time na yon nasa 500 subscribers na ako. At yung siguro mga 400 doon is mga friends ko kasi mabilis na ako naka-reach ng mga 400 eh. Friends, mga estudyante ko, ganun. And yung remaining siguro, hindi ko lang alam kung abot ng 100 ay doon nga sa sub to sub group. No, kaya nung time na yon, nagbibigay din ako ng time. Kaya lang, nung naano ko yung message na yun ni Sir, nasa 500 pa lang ako nun, ay parang na-realize ko na tama siya. No? Kasi nga, yung subscribers naman, kung tutuusin, napakadali lang i-hit yung 1,000. Pero yung watch hours, yun yung madugo. Ang message ni Sir, no, na dun talaga yung nabukas ng isip ko kung bakit in-stop ko yung pagsasub to sub na yan. At nag-focus ako sa paggagawa ng content. At ito, papakita ko sa inyo yung content natin, no? Pupusid tayo dun sa computer natin
papakita ko yung aking mga content sa inyo. Kung talagang possible na ma-hit ko yung 1,000 watch hours nang wala pang 3 months. Okay, kaya tara, punta tayo sa ating desktop computer muna. I-share ko sa inyo yung aking YouTube studio. Papakita ko yung aking mga video sa inyo. Okay? So tara, punta na tayo doon. Okay, ngayon ay i-re-record na natin yung ating screen. Record natin. Yan. So dito sa ating screen, kung makikita ninyo, ay 628 subscribers and 1,008 watch hours na ako. At sabi ko nga sa inyo, hindi ko minadali itong subscribers na to. Ang akin dalang tinatrabaho ay yung watch hours. No, kasi ito yung medyo madugo. Kailangan every quarter or every 3 months ay makagain tayo ng 1,000 watch hours. And luckily, nahit naman natin dun sa ating mga technique na ginawa. No? Yung mga pamamaraan natin ay nahit natin ito ng wala pang 3 months. Hindi pa natin nare-reach yung 1 quarter. No? Kaya masaya tayo ngayon. At isishare ko sa inyo yan. Okay, so ang pinakasikreto ko dyan ay hindi nga yung pagsasub to sub, yung paglalive, pag-BLS, mga ganon. No, kasi karamihan sa mga Pilipinong nagbablog ngayon ay alam ko na yan yung inaasahan nila, no, na magbubuhat sa kanilang channel. No, pero yun nga, dahil dun sa message ni Sir, hindi ko lang siya ma-search dito ngayon. No, dun talaga ako na-inspire. Kaya ito yung aking channel. Kung titingnan nyo yung aking channel, ayan, dito sa videos, ayan, so napakarami ko ng video. Ayan. So lahat-lahat ay, kung hindi ako nagkakamali, ay 37 videos na ako. Pero yung dalawa dyan ay yung mga dati pa, 2013, no, yung project pa namin yun na animation nung college days na in-upload ko lang. At ito nga, yung mga bago ko ngayon, ito kung mapapansin nyo, ito yung pinaka nagbubuhat sa akin. 12 minutes yan at nakaka 897 views na siya. And kung mapapansin nyo yung consistency ko, yan, mula nung nag-start ako, wait lang, papakita ko sa inyo. Yan, ito yung dalawang video na sinasabi ko na 2013 pa. So ito yung pinaka start ko talaga, no, na nag vlog. Ito, April 8. Ayan. At nung ngayong araw ay 22 na. No? Pero siguro kaghapon ko pa yun na-meet yung 1,000 na yan. Hindi lang ako nakapag-check. Kasi nga nag-upload ako ng latest kong video. No? Na about naman sa t-shirt printing ng multicolor gamit ang vinyl. No? Kaya kung hindi nyo pa napapanood yun, no, panoorin nyo. Sigurado ako meron kayo matututunan. At ito nga, no, yan o, no, mapapansin nyo 400 plus yung views mula nung mga una kong video na malaking tulong yan kasi mahaba yan. Yan, 8, 12, 13, 14, 9, yan. Diba? Yan yung mga nauna. At kung pupuntahan natin yung mga latest ko, ito, so napakarami ko ng video. In 2 months, nakagawa tayo ng 35. No, imagine nyo yun. So ganun ka consistent dapat. O higit pa yung paggagawa nyo ng content. No, huwag kayong mag-focus dun sa mga sub to sub. Kasi hindi yun magbubuhat ng views. Subscribers lang yun. Okay, so ito. Yan, ito yung pinakamataas. Yung pinakamaliit na puhunan. Sa digital printing. 897 yan. At 12 minutes. So, ito naman yung sa monetization. Since nag-trending nun yung parang tataas daw yung requirements ni YouTube. Ng 5,000 subscribers and 10,000 watch hours ay gumawa din tayo ng research doon. At ito, ginawan ko ng video. Naka 669 na siya. At itong isa, itong tour, ayan, ito yung mahaba rin na video, 20 minutes yun guys. At naka 650 na ako na views. O isipin mo 650 kung nanood man dyan ng 10 minutes. O di ba, malaki-laking buhat mo dun sa watch hours. Kaya isa din yung sa tekniko, yung medyo hinahabaan ko yung video. Pero not to the point naman na mabobore na yung mga viewers na walang kwenta na yung mga pinagagawa mo dun.
No? Kasi skip din nila yon at baka i-leave pa nila yung panonood. Yan. At ito yung isa sa pinakamataas din. 907 na pala to, hindi ko alam. yung pre-wifi sa kapitbahay. Pero hindi yan yung para ma-access mo yung kapitbahay, kundi ma-prevent yung pag-access ng iba sa wifi nyo. Ganun yan. So, nagbigay din ako ng tips na yan. At ito, naka 907 na pala. Pero ang video na to, 7 minutes lang yan. 8 halos, 8 minutes. No, kaya, pwede na rin kasi madaming views. Yan. At itong laptop screen replacement, no, ito 16 minutes, yan 381, so madami-dami ding mga views talaga, no. Lahat ng video ko halos ay nag walang mababa sa 200, yan, no, 268, 400 pa nga, 500 karamihan. At mahahaba itong 32 minutes ko, complete guide sa pag-reformat ng computer, paggawa ng installer sa flash drive, umabot siya ng 423. So 32 minutes yan, guys. Kaya imagine nyo yun, no, yung ganun kahabang video. Kung mag ano lang yan, ng maka-reach ng 1000 views, di ba? Kung malaking tulong. Yan. So ganun na ako consistent. Halos every other day, oh. 23, 25, 26, 29, May 1. Oh, di ba? Yan, May 1 nga, nagdalawa pa ako eh. Kaso maikli yung mga video ko na yan. Yan. So, lahat halos 400 views. Yan. So, ito yung about sa YouTube naman. Yan. Kasi ang content ko talaga ay tatlo. Umikot sa tatlo. Digital printing, computer and printer repair, at YouTube tips, no? Yung kung paano mag-start sa YouTube. At mga negosyo tips pa pala. So, bali apat yung content ko. Kaya hindi rin ako maubusan. At dinadagdag ko pa yung mga tech vlogs, no, about sa technology. Dinadagdag din ako. Kaya ang dami kong content, hindi ako maubusan. No, ganun. Yun yung advantage lang sa akin. Kasi dalawa yung skills ko. Pwede akong mag-vlog ng kahit ano lang. No. Basta nagtatrabaho ako dito, mayroon at mayroon akong content na may upload. Wow! Ayan. So, yan. 432. So lahat ng yan medyo mahaba. Ayun, oh, 16, 11, 20, 9, 9, 13. Ito yung malaki din ang naitulong. Yung computer boot loop and auto shutdown solve. No, kung paano ko sinolve yung sarili kong desktop na nag-loop boot and nag-auto shutdown. Ito ay may 767 views na. Uploaded to nung May 19 lang. Ayan. Kaya medyo malaki din yung naiambag nito. So about sa mga printing na yung latest uploads ko, ayan, 300 plus din yung mga views. Ayan, yung mga bago ngayon, ayan, 200 plus. Ayan. O, diba? So, kaya ang matitip ko lang sa inyo, no, mag-focus kayo dun sa paggawa ng content. Ayan, mahaba yung mga time ko dyan, no? 31. Yan, kaya sigurado akong pagka may nanood lang dyan na kahit siguro 1,000, malaking ambag na yun dun sa channel natin. No? At yun nga, ganun lang ko lang i-share sa inyo, no, yung mga tips na, no, maging consistent lang kayo sa pag-upload. Yun yung pangalawa. No? Una, iwasan nyo yung mag-focus sa sub-to-sub and yung mga BLS na yan. Kasi yung iba dyan, hindi naman talaga ano eh, hindi naman ginagawa religiously talaga yung paggagawa niyan. At ang gawin nyo na lang ay mag-focus sa content, and aside from that ay share nyo yung mga videos nyo, no, dun sa mga groups na related dun sa content nyo. Halimbawa ako, sumali ako dun sa mga groups, ng mga Facebook groups na about sa computer repair, no? And pag may content akong ganun, sineshare ko dun sa mga group na yon. Sumali din ako sa group ng mga printing, kasi pag ang content ko naman ay about sa printing, sineshare ko sa mga yon. Kasi yung mga taong member doon ay interesado sa content na yon. No, kaya possible sila rin yung nanonood at nag-subscribe sa akin. Kaya mula sa 500, hindi na ako nun nag ano masyado. Hindi ko na kasi ni-share sa mga friends ko na isubscribe ako eh. Yung 130 halos na subscribers na yun, doon ka na nakuha.
sa ilang araw ko na bawat may video ako, i-share ko lang doon sa ano na yon, sa Facebook group na yon na related sa akin, no. Sa pangsinalihan ko, yung sa profession ko, teacher ako, siguradong makaka-relate yung iba na mga sa teacher na mga groups, no, kaya yung mga group na mga teacher sinalihan ko din, no, para mabigyan ko din sila ng idea na magkaroon ng extra income kagaya ko. So ganun lang, I hope makatulong yung video ko na to, no, para matulungan ko din yung ibang nag-YouTube, no, na i-share nyo lang yung inyong content, kung ano yung talent na meron kayo. No, ganun lang, huwag kayong magmadali, no, along the way naman yan, no, 1 year naman eh, diba? Hindi naman nirarush yan. Ang mahalaga dun, yun nga, mag-target ka every quarter lang, every quarter man lang mag-target ka na ma-hit mo yung 1,000 watch hours every quarter and 250 subscribers. Yun lang, no, ganun lang, parang sa business lang din yan, sabi ko nga kanina sa aking introduction, no. Mag-target tayo, yung smart na planning kung paano mo ma-hit yung requirements nito. Okay? Yun lang guys, and I hope nakatulong yung video ko na to sa inyo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie. Isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing, kaya kung gusto mong makapanood ng mga videos and tutorials about sa mga bagay na yan, at sa mga tips na aking sinishare, ay i-hit mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa aking mga upload. Kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload ako ng mga bagong videos and tutorials na sigurado akong marami kayong matututunan. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.